what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring video. Ito po ay nagmula kay Vincent Tabigue. Ayan, sa lahat namang hindi pa po nakakabisita sa channel ni Sir Vincent Tabigue, is bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Vincent Tabigue. Ayan, at syempre huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel sa Tunay na Kritiko. At syempre binigyan tayo ng pahintulot ni Sir Vincent Tabigue na ma-vlogs natin yung kanyang pamamasyal, no, sa mga vlogs niya na ginagawa, no. At eto, tatalakayin natin yung isa sa mga video na kanyang inilabas, yung mga libro ni Apolakay ay nilabas na. Aba, dapat alamin natin yan mga katunay, dahil yan ay isa sa mga history na ating panahon, no, na dapat nating malaman at bulat-latin. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito na hatid sa atin ni Vincent Tabigue. Bibigyan natin ang reaksyon. Pasok! Hoy, si Apolakay Ferdinand Marcos Senior. Ayan, mga libro. Isang ideolohiya. Imelda Marcos. Ito galing pa ito. Ito yung libro ni FEM. Ayan. Itong mga libro na to mga kababayan, ay itago ko po ni nanay. Ano pong pangalan niya, nay? Ayun, ha? Sa to na yan, Gloria Danga. Gloria Danga. Ayan, si nanay Gloria Danga. Ang dami niyang naipon ng mga libro. Ayan, may libro pa si Ma'am Imelda. Tapos ang nakakatawa dito, may pirma pa ni FEM. Ayan, oh. Diba? Tapos ito yung libro na kay Kuri. Ito yung panir, ito yung ano nila, diba? Pang panira kay FEM. Kompleto sa koleksyon si nanay, ha? Oo. Ayan, nakasulat pa. Ang pagbabalik ni Marcos. Isang hamon sa lahat ng mga Pilipino. Bakit may ang pagbabalik ng mga Marcos, eh, napabagsak na nga nila nung ano? Yan yung nilabas nila during, though I am from Hawaii, yan yung kasi ginawa nila nung panahon ni Corey na tinatago namin na may malaman ng mga tao yung totoo na bakit napalaya sila Apo. Ah, okay. So, ay kasi yan yung panahon na para ipagbalik na si Bibi, si Apo kasi sa Pilipinas na ayaw naman nilang isundin na ni La Corey, dapat naman na bumalik si Apo during that time. 1989, okay. Parang 3 years na siyang nakaupo as yes, president. Yes, 3 years na president na siya nung lumabas siya. Yan yung author na yan, nagaling pa sa Hawaii yan bago niya ipaprint yan kasi hiningi yung author siya. Nandiyan may picture sila ni Apo sa loob. Saan? Dito? Oo, dyan sa loob niya. May picture sila ni Apo. Yung author niya. Check na natin yung picture. Sa likod ba sa likod? Mandang likod. Ito ba yun? Ay hindi, sino to? Protest rally sa harap ng US Embassy. Oh, yan, dyan sila nanay. May pusa pa. Protest rally yan. Harap embassy yan. Ayan. Sama sila dyan. Sa harap ng US Embassy? Oo. Baka nandito sa likod. Ay, ito. Yan. Si Apo. May sakit na. Kaya ako ang nag-umpisa ng Bialis. Yung mga librong yan, eh talagang hindi kumalat, no? Talagang kumbaga, eh, hinadlangan yan nung panahon ng mga dilaw, no, na sila ang nakaupo. Kaya ang mga tao is nawalan ng mga tunay na kaalaman sa istorya about sa mga Marcoses, no? At ang nalaman lang ng mga new generation ngayon at sinabi sa ibang eskwelahan, ang siniksik nila sa isip ng mga tao is masama ang mga Marcoses at ang mga Marcoses ang nagpahirap sa taong bayan. No, yun ang isinaksak nila sa isip nila at pinigilan nila ang mga tunay na istorya talaga nung nangyari kung bakit nawala ang mga Marcos sa kanilang posisyon, kung ano ang mga nagawa ng mga Marcos, yun ang hindi nalaman ng mga tao, eh, sa haba ng panahon. At ngayon, eh, naging balansi na, nagkaroon na ng laban. Kasi nga, eh, naupo na ang isang PBBM sa Malacanang at unti-unti nang nahukay, no? Kung di pa lumabas ang social media,
hindi pa magkakaroon ng laban ang mga Marcoses at hindi pa mamumulat yung iba sa katotohanan kung ano talaga ang tunay na nangyari, no? Kasi kung talagang wala talagang ganito na social media, is ang tingin pa rin ng mga tao sa mga Marcoses is yung iba talaga masasama pa rin. Pero ngayon is nagbago na ang paningin ng mga tao. Yung iba nga dyan, antay nung mga unang panahon na yon, antay sila, pero nung nalaman nila ang tunay na nangyari, is naging pro-Marcoses na sila. Opo. Dito sa Makati. Opo. Tingnan mo di, sa meeting Malacanang. Ay, may sa Maiden Malacanang. Parang dito kinopya, no? Ito, diba, sa Maiden Malacanang. Ilang pusan din nalang ito yung litrato namin nung namatay yung kapatid nito. Ito yung mga istorya kay Mama. Kay Mama Melda. Yung kapatid niya, si, pangalan niya yung kapatid ni Marcos. Punta kami, mikuha kami yung litrato. Ayan, Ferdinand Marcos Revolution from the center. Sa ilocos norte po, ayan sa san juan, kita kita ko yung hinukay na ano, sa ilocos norte po, ayan sa san juan, hinukay yung ano ba tawag doon, batab, 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 batab
kukay na talagang binago yung gano'n. Dito kumukuha na misinformation. Nandun kami noon. Nandun kami. Kasama si Cayetano. Yung nang pinaka-leader na nagpupunta kami sa mga rally. Cayetano ng sa Tabigue. Hindi, masahawa yun. Ibig sabihin, may mga Cayetano din palang... Ibang Cayetano naman yun. Yung Cayetanong kasama ng mga Marcos noon is yung hindi marunong mangako ng 10K yun. Yung Cayetano naman sa Tabigue, yun yung nangangako lagi ng 10K. Oh, yung tante ni Cayetano, pali... Kamag-anak ni Cayetano yun. Kamag-anak din. Kamag-anak din. Pero, ano, no? Sinabi nga namin, hindi niya kamag-anak kasi... Ah, hindi. Ilocano siya, ang salita niya, no? Ilocano siya. Ilocano nga, pero si Cayetano, hindi naman sila Ilocano. Mm-hmm. Oh, hindi. Siya, Ilocano talaga siya. Kasi marami kasing Cayetano. Ah, maraming Cayetano? Oh, mm. Yes, si Cayetano... Diba, kaya tanong magsusorbites meron. Kaya tanong magpipisbol. Tagig. Okay. Oh. Hindi ba marunong mag-Ilocano yun? Pastila yun. Oh, sila Ilocano talaga. Tsaga against din kay, ano, kay BBM. Saka, ano, parang Chinese ang itsura nun. Mm. Chinese na. Ano. Yun ang leader namin nun. No? Kaya pag nagpunta kami sa ano nun, rally marcha, ayan, nandun kami lagi. Dala-dala ko to kasi ano, walang maiwan. Batang rally nga ako, kaya saniyahin yun. Oh, pero yung rally talaga na ano, yung noon kasing rally, walang yung hindi binabayaran. Ngayon kasi yung rally, oh, binabayaran parang na. Pira-pira na lang, Ma'am Sen, no? Wala ko yung bayad. Pati pagkain namin, kami yung sarili namin. Iluto siya dito ng isa, adobo. Ang dali siya, bawa na adobo. Sa ganyan, ang dali sa puti. Minsan, tinapag, kami. Dala kami tubig, ganyan. Wala kami bayad. Saka yung ginagawa namin na rally dyan sa Panel 7, wala kami bayad. Nabomba kami ng tear gas. Wala kami bayad. Diyos ko, mute po siya, hindi nga ako nakatikim. Hindi pa nga ako, dahil ako nang gumagastos, kami pa itong ano, nasasaktan. Kaya sabi ko yung anak ko, buti kami yung mga sundalo mabayad. Ngayon, tad-tad na ng bayaran eh, no? Talaga, sumigaw ka lang, babayaran kita 1,000, magsisigaw ka naman nun. O, di ba? Kaya pangakuha kita ng load.
Pero talaga nakita mo ngayon, sinasabi nga ni ate, no, na talaga ang dedikasyon nila at suporta sa mga Marcos talaga, no, nakikipaglaban sila ng mga panahon na yon, is talagang napakasolido. Kahit walang binabayad at sila pa mismo ang nagpapaluwal. Diba? Yun yung tunay na suporta talaga. No, hindi talaga nababayaran ang tunay na suporta at pagmamahal kay Apolakay noong mga panahon na yun. Buhos ka nalang ko eh. Batang ka na lang eh. Kaya hindi ko malimutan yung tergas na yun sa Channel 7. Grabe no? May tago pa. Oo, diba? Tsaka hindi talaga may tatago ang ano, ang katotohanan. Lalabas talaga no? Kaya no? Ikaw din, Miming. Wala ito sa nung elementary kami, wala ito eh. Nung nag-elementary ako. Pero tanong mo yung anak kong lalaki, Marcos na Marcos daw. Ay, parang pati mga anak niya ngayon, Marcos na Marcos. Mga anak na kasi, ni-storya niya yung katotohanan. Nagdibati kaya nung college yung anak kong lalaki? Nagdibati kaya kay Mitra? Si Ramon Mitra. Mitra. Si Ramon Mitra. Yung may balbas. Late Senator Mitra, Ramon Mitra. Nagdibate, nagkipagdibate. Kaya sabi ko, hindi ka natalo. Nagkipagdibate kay Mitra. Mitra yun eh. Grabe ba yan no? May ano pa ni FEM. Oops, Ming, huwag mo ano yun, Ming. Ito naman to ni Mama, ano, no? May perma. Ito po ang perma po ito ni FEM. Yan, maganda. Yan ang gusto-gusto ko perma niya. Alaga, naubusan nga ako ng pera niyan. Oo. Diba, ano, idol ko sa perma yan. Grabe. Grabe yung perma niya na, hindi magaya-gaya to. Ang hirap eh. Kinoper ko lahat ng perma na presidente, siya ang pinakamagandang perma. Oo. Marcos Eterno. Grabe no. Ang hirap ng ano ng perma niya, no? Ayan, no? Parang papahirapan ang rekto na ito eh. Walang makakatulad sa perma niya. All ibang klase, oh. Ay, hindi yan. Eh, si Apong gumawa niyan. May, eh, ano mga to, me? Si Apong may oron na ito. Eh, ano mga, me? Yan, yan. Yan ang pinakamagandang ito po. Si Apong mismo daw manin. Marcos return a challenge to all Filipinos. Si-reprint lang yan. Hmm. Na-preserve pa ni ate lahat dyan, no? Yan ang ebidensya. Sana kumalat dyan at malaman din sa mga eskwelahan, no? Na mas matalakay din. Ferdinand Marcos, siya rin ang gumawa. Ay, tanong ko rin din po, yung anong tawag dyan? Yung last will testament ni FEM, totoo po ba yun? Yung kayamanan na napunta sa may diary si alam niyo po may diary si Apo na nakuha na meron na garantido ayun at ating natunghayan ang video na nagmula kay Vincent Tabigue at nakita natin yung mga libro na nagmula kay FEM Apolakay, di ba? Na dapat sana ay kumalat na yan at lumabas para magkaroon din ng knowledge lahat tungkol sa mga Marcoses, 'di ba? Kasi ang mas nakakaunawa sa mga Marcoses is yung umabot ng mga panahon nila. Pero yung mga hindi nakakaalam is nalalaso ng mga isip na dapat din na malaman din nila lahat yung tungkol sa mga Marcoses para maging pantay ang labanan, 'di ba? At yun nga, yung last willing testament ni FEM ay totoo daw, sabi ni ate. At talagang merong diary talaga yun. Yun naman talaga, may diary naman talaga yun eh. Na ipinagbibilin ni FEM sa lahat ng mga Pilipino ang kayamanan no na nasa kanila no para sa mga Pilipino. O sana lumabas na yan para yumama na tayo. Hayahay na. Ayan, so once again, I'm BT and I'm out. Peace.